Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid na lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sinunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tignan kung wala ng tubig. Palibasa'y laganap pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas ulit ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi ito nagbalik. Noon ay 600 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang inisip mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay hanggang naririto buo ang daigdig. Tagtanim, tagani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init. Ang araw at gabi hindi mapapatid." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking iahandog?
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutukon kami sa iyo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakikita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti, nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo mga kapatid, siguro isa sa mga masarap na sana naaalala natin, na-appreciate natin, ay yung tuwing bagong umaga, nakakakita pa tayo. Napakasimple nito. Ano ang isang bagay na sana lagi mong naipagpapasalamat sa Diyos? Ito yung nakakakita pa tayo. Just imagine, naranasan niyo na ba yun? Isang umaga, hindi mo maidilat ang mata mo. Hilamos lang yan, madumi lang yung mata mo. Isang umaga, parang ang labo-labo ng paningin mo. Ako ho, ilang taon nang nakakalipas, isang hinding-hinding-hindi ko makakalimot ang karanasan
nagkaroon po ako ng retinal detachment. Natanggal ho yung retina ng aking kaliwang mata. Kaya 100% walang nakikita ang aking kaliwang mata. At yun ay biglaan. Parang lang ako napuwing. Ito babala na po sa inyo. Talagang napakahalaga ho. Hindi natin siguro napapansin ang iniingatan mo lang yung muscle mo, ang iniingatan mo lang yung buhok mo, ang iniingatan mo lang yung bewang mo, ang iniingatan mo lang yung paa mo, yung kamay mo, yung mata. Hindi mo masyado napapansin. Baka isang araw, ikagulat mo na. Talaga ho, biglaan yon. Biglaan ang pagkabulag. Napakatagal ho ng naging proseso. Unti-unti bago ako nakakita ulit. Kaya habang binabasa natin ang Ebanghelyo ngayon, kung paano pinagaling ni Kristo yung bulag sa Bethsaida, maririnig po natin o naaalala natin sa ibang mga kwento, biglaan yung pagpapagaling ni Kristo, di ba? Sabi lang ni Kristo, umuwi ka na, magaling ka na. Hinipo lang, magaling ka na. Ito, hindi agad-agad. May proseso. Kailangan mo maghintay. Kailangan mong dumaan sa matinding pagtitiwala sa paraan ng Diyos. Hinipo ni Kristo. Nakakakita ka na? Opo, pero parang mga punong kahoy. Hinipo ulit niya. Ito'y magandang paalala sa atin. Huwag na huwag kang basta-basta na lang susuko. Sa unang beses pa lang, nagdasal ka. Hindi mo kagad nakuha. Ay, wala. Sabi nga nila, trust the process. Magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin ang unti-unting paghupa ng baha na pumatay sa maraming tao nung panahon ni Noah. Tinitignan ni Noah, ay, may tubig pa. Tinitignan, bumababa na ang tubig. Tinitignan, tuyo na ang lupa. Ibig sabihin, darating at darating ang tamang panahon, ang tamang bagay, ang tamang oras, ang tamang tao para sa iyo. Magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Paalala, babala, huwag kang didiskarte ng ikaw lang. Huwag mong pangungunahan ang mas mabuting paraan ng Diyos. Yan ang kuminsan nangyayari sa atin. Masyado kang naiinip, masyado kang naiinggit, masyado kang nagmamadali. Kaya kahit mali, kahit masama, papatulan mo. Gagayahin mo. Wag. Hayaan mong sa iyong mabuting pagsisikap araw-araw, matupad ang mas mabuti at tamang paraan ng Diyos para sa iyo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, marahil marami pa tayong hinihingi, dinadasal, iniiyak, na wala pa, na hindi pa. Ang hingin natin sa Diyos, higit sa lahat, ay ang pananampalataya. Huwag mauubos, matatapos ang pananampalataya natin sa mas mabuti at tamang proseso ng Diyos. Lagi ko sinasabi, hindi ka patapos, inaayos pa ng Diyos, may mas mabuting plano ang Diyos. Magtiwala ka. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata
upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang ating pong itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan, naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus, na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal din po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ipagdasal po natin ang mga biktima ng malakas na lindol sa Turkey at Syria na sa tulong ng mga volunteers, rescuers at ng mga taong nagmamalasakit sa kanila ay makakita pa rin sila ng liwanag at pag-asa sa matinding pagsubok na ito ng kanilang buhay. Ama naming maawain, punuin mo po kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay at ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad at trahedya sa ating bansa at sa buong mundo. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpagaling na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Espiritu ng Panginoon, ako'y hiniram niya upang tunggon sa daing ng mga ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa araw na ito at sa Sabado, tayo po ay magbibigay din ng tulong donasyon sa ibang mga simbahan, institusyon dito sa Metro Manila. At yan po ay dahil sa napakaraming donasyon na dumating sa ating simbahan. Hindi na tayo maghihintay pa ng ibang kalamidad na pwedeng mangyari bago natin sila bigyan. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong. Ganon din po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na kahit sila ay malayo, sila ay nakakaisa natin sa ating mga gawaing kagaya ng ganito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal